Okay, so what is up guys, no? So nandito na tayo na naman tayo. It's already 4 PM, no? So punta muna tayo dito sa charts. So kanina, update tayo sa ano ba to? 15 minute time frame, no? So akala ko is ito yung double top na mangyayari. So ang nangyari is nag-form pa siya ng isa pa dito na top. So ayun na yung pinaka double top niya, no? So target nga natin dito will be same pa rin, around 32.1K. So ngayon ang lalaban yung bears. So, tingnan natin kung kakayanin nila, no? Ngayon, no? Nagagawa sila ng ganitong channel. Diba? Ganyan. Ganyan. Channel na yan. So, if kung saan man siya mag-break out, breakdown, sa upside or sa downside, so, ayan yung magiging ano niya. Diba? Ayan. So, possible yan. Kaso, 5-minute time frame to. And then, wala naman tayo masyado nakikita ng ano. So, po ba ito, may bullish divergence. So, possible, no? Possible niyang ma-hit yung target. Mag-breakout siya sa upside. So, currently, yung short natin is 8% in profit. O, ayan. Magsisimula na siya magpakitang gilas. So, tingnan natin, no? Kung ano mangyayari. So, ayan. So, ngayon. So, 1 hour time frame is... Yung mga candles natin dito is mukha siyang ano, doji to isa. So, yung doji candles ay nag-cease. Ibig sabihin is pwede siyang mag-act as sign of reversal. Kung nakikita natin, kakabukas lang nitong bagong hourly candle and yan, nagpa-pump siya. Kasi kakabukas lang, 10 minutes ago lang siya nagbukas, no? So, yan. And then, kanina nag-uusap kami ni Sir Mac, no? Tingnan natin dito. Ayan, yan yung possible na nabubuo dito, no? Possible siya na ganyan. Yung kanyang pagka head and shoulders. And possible din naman na dito tayo sa mas malinis. Possible din naman na ganito. Sa 4-hour time frame, di ba? Possible na sa 4-hour time frame is ganito siya. Ayan, pwede siyang ganyan. So, ito yung shoulder, head, and ito yung possible na nagperform na last shoulder, no? So, ang target niyan, if ever na magpe-play out yan, will be yan, and then hilahin natin dito. Target niya is around 34.4K, 34.3K area, no? Kasi masyado na magulo dito sa chart ko na to. Ayan, no, diba? Tandamakbak na yung sulat. Diba? Ayan, nilipat ko siya. Pero kung dito, yung 34.4K around dito, sa area na to. Diba? Yan. Siguro try pa rin natin kahit medyo masukal na siya. No? Sige, alisin natin yung ibang drawings, no? Pero yan. Sa zoom in tayo na time frame. Ayan. So, pwede to, no? So, ito is... Ayan. Ganyan. And then, siguro gawin natin siyang... Wag yan. Madaming katulad. Pula. Pangit. Gawin tayong bago, no? Para nakaiba yung color. Ayan. Ang ganda, diba? So, yan yung neckline niya. Super blue. Then, ito yung kanyang first shoulder. Ayan. Then, ito yung kanyang head. And then, yung kanyang finoform pa na last shoulder, no? So, target. Is kuha natin dito sa lowest point ng head hanggang sa resistance or yung neckline niya. Ito. Halimbawa, dito siya mag-break out. Ayan. Target niya is around 34.4K dito sa ating chart, no? So, possible yan, which is visible din yan sa ating 4R and 1R chart, no? So, yan. Konting updates lang tayo. Siguro mag-take profit na ako once na na-hit itong ating target, no? So, if ma-hit yan, hindi pa naman invalidated yung ating head and shoulders na inverted itong blue. So, yan. Nagkikidlata na dito sa amin ngayon, no? So, siguro end ko muna itong ating update. Sali na lang kayo dito sa Telegram group natin, Telegram channel. Ayan lang, no? So, sana huwag kayo mag-trade dahil dito sa in-upload ko. Mag-trade kayo just because na-validate nyo yung aking senior na information, no? So, yan.
As always, secure profits and protect your capital, everyone. And cut losses without mercy. Happy trading. Let's go.